mayroong pagkakilala sa ating Panginoong Jesus. Bakit po? Dahil ito ang tanging daan ng tunay na pagbabago na sa ating pong mga sarili ay hindi po natin ito kayang gawin. Basahin po natin uli ang Titus verse 4, Sister Maggie po. Titus 2:4. Upang kanilang maturuan ang mga kabataang babae na ibigin ang kanilang asawa, ibigin ang kanilang mga anak. Amen. Ang tinutukoy po dito sa verse 4 ng Titus 2, ang audience po at tinutukoy dito ay mga kabataang babae na nag-asawa na. Kanina po sa verse 3, nakita po natin yung tagubilin sa mga older women. At ngayon naman sa verse 4, sa younger women. Sabi sa ang mga nakatatandang kababaihan ay dapat ang pagpapakita ng kanilang spiritual maturity na dapat taglayin bilang tagapagturo sa mga younger women o sa mga kabataang babae na may asawa na o nag-asawa na. Ang mga ito ay dapat ay magkaroon, matutunan nila ang kanilang role o tungkulin as Christian wives and mothers na ating pong binasa sa verse 4 na dapat sila ay ibigin ang kanilang mga asawa at ibigin ang kanilang mga anak. So, dahil po pare silang babae, ang mga nakatatandang babae at ang mga kabataang babae, sila po ang mas madaling makakaunawaan kung sila po ang palaging magpapanalangin, magtuturoan, at magsishare ng kanilang mga saluubin patungkol po sa salita ng Panginoon at kanilang at mga pinag-aaralan nating lahat. Simula pa sa lumang tit, basahin po natin ang Kawikaan Kawikaan 1 verse 8 at Kawikaan 6 verse 20, Sister Jem po. Kawikaan verse 1 ay chapter 1 verse 8. Okay. Anak po, dinggin mo ang turo ng iyong ama at huwag mong pabayaan ang aral ng iyong ina. Kawikaan chapter 6 verse 20, anak ko, ingatan mo ang utos ng iyong ama at huwag mong pababayaan ang turo ng iyong ina. Amen. So sa lumang tipan pa lang po, ipinauunawa na doon na ang mga kababaihan ay tagapagturo na sa kanilang mga anak. At hindi lamang po yan, kundi silang mag-asawa ay magkaagapay sa pagtuturo sa kanilang mga anak na nagsisimula rin po ito sa ating mga tahanan. Paano po natin itinitrain ang ating mga anak maging sa ating iglesia kung paano po sila itinitrain ng ating mga tagapagturo at pakikinig sa pangangaral po ng ating mga pastor. So, ang mag-asawa ay malaki ang tungkulin sa pangangaral at pag-train sa kanilang mga anak. Dahil pinibigan din po dito na ang piliin nila ang way of wisdom para po sila ay and to avoid the wrong path, ang maling daan ng isang mga anak. Basahin po natin ang 1 Timothy 5 verses 2 to 6. Sister Yoli po. Verses 2 hanggang 6 po, ito po ang sinasabi dito. Sa matatandang babae na tulad sa mga ina at sa mga kabataang babae na tulad sa mga kapatid na babae na may buong kalinisan, parangalan mo ang mga babaeng balo na tunay na balo. Ngunit kung ang sinumang babaeng balo ay may mga anak at mga apo, hayaang matutuhan muna nila ang kanilang banal na tungkulin sa kanilang sariling sambahayan at gantihan ang kanilang mga magulang sapagkat ito'y kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Ang tunay na babaeng balo at naiwang nag-iisa ay umaasa sa Diyos at nagpapatuloy sa mga pagdaing at sa mga panalangin gabi't araw. Subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Amen. Ito po ang mga tungkulin na inaasahan na sa mga mananampalatayang kababaihan. Sa Kristiyano mga kababaihan. Sabi po sa verse 2, sa mga older women,
as mothers and younger women as sisters in all purity na may buong kalinisan. Ibig sabihin, with godly living na naipakikita po dito na ang pagiging isang uliran ng mga kababaihang nakatatanda kung paano sila makidil nila ang mga kabataang babae na may asawa na. Pagdating po sa verse 3, sabi doon, honor wisdom. Honor widows, ang verse 3, ang mga balo, babaeng balo. Ibig sabihin, meron po tayong paggalang, pag-aalaga, malasakit, at respeto sa mga tunay na balo. Mga tunay na balo, meaning, wala, yun pong wala ng ibang inaasahan na mga anak o membro ng pamilya. Sila po ay patuloy na lang umaasa sa Diyos at nananalangin gabi't araw na sinasabi po doon sa pagdating sa verse 5. Subalit pagdating po sa verse 6 ay may babala. Sabi po sa verse 6, subalit ang nabubuhay sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ano bang ibig sabihin nito? Ang mga kababaihan na hindi nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos ay itinuturing pong patay. Na ito ibig sabihin po, nabubuhay sa kalayawan. Ang ibig sabihin po dito, sila po ay spiritually dead. Wala pa po silang kamalayan patungkol po sa salita ng Diyos. Kung kaya, sila po ay nabubuhay, itinuturing na patay sa talatang ito sa verse 6. Dadako po tayo sa pangalawang puntos ng ministeryo ng kababaihan na ang dapat na ituro. Sa letter A po, kung paanong mahalin ang kanilang asawa. Basahin po natin ang Ephesians 5 verse 33, Sister Yoli po. Gayunman, dapat ibigin ang bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Ito po ay ayon sa salita ng Diyos at kanyang disenyo at ito po ay sa pamamagitan ng pagpasakop natin sa at paggalang, pag-ibig na gaya po ng inaralan natin ng nakaraan. Pagdating po sa Proverbs 31, kapag binasa po natin, medyo po ito'y mahaba, kapag binasa, puntahan po natin ang Proverbs 31. From verse 10 to 13. Kung atin po itong babasahin, medyo mahaba na. So, iiwanan ko na lang pong assignment sa inyo at basahin na lang po natin later. Ipinakikita po dito sa talata ng Aklat ng Kawikaan 31 from verse 10 to 30, ipinakikita po dito ang pagiging mabuting kaagapay ng kanyang asawa. Oh, dito po ay makikita na masusundan po ninyo ang verse 10 to 31. Nakikita po dito ang isang butihing babae, sinatawag na excellent wife, na nakapalo po dito na siya ay higit na mahalaga kaysa ruby, ang nagtitiwala ang kanyang asawa sa kanya, siya ay nagtatrabaho, nangangalakal, at may mga baong pasang pagkain. Madaling araw na bumabangon, naghahanda ng pagkain sa buong pamilya, at maging ang mga gawain ng kasambahay ay kanyang itinatakda doon sa verse 15 po. Kapag siya kumikita, nag-iimbest pa rin siya. At sa kabila ng kanyang kasipagan, hindi pa po niya pinababayaan ang kanyang katawan. Siya ay punong-puno, sa verse 18 makikita po natin doon na siya ay punong-puno ng pag-asa sa Diyos na hindi siya pagkukulangin. At sa verse 20 po, nakakawang gawa pa rin siya. Naroon po ang kanyang charitable work sa mga nangangailangan. At sa sumunod na verse, sa verse 20, siya po ay handa sa mga damit na susuotin ng pamilya kung dumaan man po ang taglamig o ang maging ang tag-araw. Ubod siya ng sipag. Makikita po natin to ang huwarang may bahay na ito na si ubod ng sipag. Tinatawag po siya ng kanyang mga anak na mapalad.
pagdating po dun sa verse 28, tinatawag siyang mapalad ng kanyang asawa at siya pinupuri. Ibig sabihin po dun, maganda po ang relasyon ng kanilang pamilya, ng kanilang sambahayan, ng kanilang mga anak, ng at kanyang asawa. Maganda po ang relasyon nila sa kanilang sambahayan. Sinasabi rin po na tinatawag siyang mapalad ng kanyang asawa. Subalit, bigyan din po natin itong verse 30. Ang sabi po sa verse 30, pakisundan na lang po ako, ang alindog ay madaya at ang ganda ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay papuprihan. So, yung pong ating binigyang pansin na talata from verse 10 to 30, ipinakikita po roon ang huwarang may bahay. Punong-puno siya ng wisdom, ng mga kaalaman, both practically and spiritually. Nakikita po natin kung paano siya kumilos, kung ano po kanyang mga ginagawa, at ito po ay hindi mapasusubalian. Kaya mapalad po tayo kung tayo po ang ating mga katuwang sa buhay ay may takot sa Diyos at dapat po nating laging hilingin at ipanalangin ng ating mga anak na babae at lalaki ay na mag-aasawa ay makatagpo ng mga katuwang nila sa buhay na napakalag po na may takot sa Diyos. Sabi nga po sa aking isang aklat na nabasa na itong aklat ng Kawikaan, ang tema po nito ay wisdom at the fear of the Lord. Dahil sa una palang pong talata ng Kawikaan ay ibinibigay na po ni Haring Solomon ang aral sa mga kabataang lalaki. At pagdating nga po dito sa verse 30, ay binibigyan din po ang takot sa Panginoon. Dahil ang sabi nga po, natutunan po natin na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. At paano po natin magigain ang wisdom kung hindi natin po tayo matututo ng aral ng Panginoon at na sinasabi din sa 2 Peter 3:18 na grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Lumago tayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ng Panginoong Hesukristo. Lagi po natin tatandaan na ang lahat ng ito ay ating ginagawa bilang pagtupad sa kalooban ng ating Diyos upang atin pong mabigyan ng papuri, parangal, at pasasalamat, reverence o ang ating Panginoon, mabigyan natin sa Kanyang ating malaking pagtaraw ng utang na loob ang ating pong pagmamahal sa Kanya. Ginagawa po natin ang mga bagay na yan sa kalugutan po ng ating Panginoon. Ang pangalawa po na dapat nating ituro ay kung paano mahalin ang kani-kanilang mga anak. Sister Jem, pakibasa po ng Ephesians 6 verses 1 and 2. Opo, Ephesians chapter 6 verses 1 to 2. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may pangako. Amen. Tagubilin po ito sa mga anak na mga kabataan. Na una po, hinuhubog po natin sila sa ating tahanan bilang mga Kristiyanong ama at ina ng tahanan. At pangalawa po ay ang kanila pong responsibility to live as disciples of the Lord Jesus Christ sa Iglesia. Kung kaya po, ipinakikita po dito kung paano natin sila mamahalin at tuturuan. At yun po ay una ayon pa rin sa aral ng Panginoon. Nasundin ang ating mga magulang sa Panginoon. Ibig sabihin po doon sa Iglesia na kung saan po natututo at tinuturuan po tayong lahat ang ating mga anak, maging ating mga anak ng ating mga pastor at ng ating mga tagapagturo sapagkat ito po ay matuwid. Ang pangalawa sa verse 2 na ating binasa, ang paggalang sa ama at ina ay ito'y utos ng Panginoon na igalang natin ang ama, ang ating mga magulang. Ito po ay naroon sa
number 4 po sa ating 10 commandments. Naigalang po ang ating mga magulang at ito po ay may pangako. Sa verse 3, pagdating sa verse 3, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibaba ng lupa. Na ang ibig sabihin po na ating napag-aralan noon ay ito po ay covenant ng Panginoon sa mga taga-Israel no, sa pagpasok sa lupang pangako. Ang ibig po ang ibig sabihin noon at nagpapakita po ng anino ng Panginoong Hesus na sa mga bagong mananampalataya na nakakilala sa Panginoon, ang pagpasok naman po nila sa heavenly land, homeland, na magaroon po tayong buhay na walang hanggan. Praise God. Kung kaya po, napakahalaga talaga po na maturuan natin ang ating mga anak sa pagkatakot sa Panginoon, paggalang, pagmamahal, at sabi nga po, ang pamilya, ang small unit of society, kung kaya po, kung karamihan sa mga pamilya ay ang mga anak ay mabubuti, may banal na takot sa Diyos, maging sa mga apo, palagay ko po ay makakaroon tayo ng isang magandang society na kung saan andun po ang pagkilala, paggalang sa Diyos, pagkalinga dahil po tayo ay nakapag-raise ng mabubuting children sa biyaya at habag ng ating Panginoon at alam po nila at nakilala ang salita ng Diyos. Makikita pa rin po natin na ang pagmamahal po sa ating mga anak, ito'y aral pa rin mula sa Lumang Tipan. Pakibasa po doon sa awit, punta po tayo sa awit 78 verses 4 to 8. From verses 4 to 6, pakibasa po, Sister Maggie. Ang mga iyon sa kanilang mga anak ay hindi namin ikukubli, kundi sasabihin sa darating na salinlahi ang maluluwalhating gawa ng Panginoon at ang kanyang kalakasan at ang kanyang makahangahangang gawa na kanyang ginawa. Si Jacob siya ay nagtatag ng patutuo at sa Israel ay nagtalaga ng kautusan na kanyang iniutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman. 6. Upang malaman ang mga iyon ng susunod na salinlahi ng mga batang di pa ipinapanganak na magsisibangon at sasabihin ang mga iyon sa kanilang mga anak. Amen. From verses 7 to 8 po, Sister Yoli, pakibasa po. Upang kanilang ilagak ang kanilang pag-asa sa Diyos at hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos, kundi ingatan ang kanyang mga utos. Upang magsilang maging gaya ng kanilang mga ninuno, isang matigas ang ulo at salinlahing mapaghimagsik, isang salinlahing ang puso ay di ginawang matuwid, at ang kanilang diwa ay di tapat sa Diyos. Binibigyan din po dito na sumulat na ang mga talata na from generation, nung unang lahi hanggang sa sunod na lahi, ay patuloy pong itinuturo upang makilala nila ang Panginoon at lumayo sila sa anumang kasalanan. Binibigyan din po sa verse 7 na ilagak ang pag-asa sa Diyos, hindi malimutan ang mga gawa ng Diyos at ingatan ang kanyang mga utos. Ipinakikita po nito ang para paigtingin o palalimin ang pananampalataya at ang pagsunod ng mga tao ng Diyos, ng mga anak ng Diyos. At pagdating po naman sa verse 8, ang kabaliktaran nito, ang disobedience ng kanilang mga forefathers, na ito po ay dapat nila na matutunan, malaman din po nila yon na ang ginawang pagsuway ng mga naunang forefathers sa Lumang Tipan. Bilang hamon po, ang pamilya ang ating napakahalagang ministeryo at ang iglesia po ay kaagapay sa pagtuturo sa bawat mga mag-asawa. Sa ating pong application, ang bawat mga magulang ay dapat matutunan kung paanong gumabay sa kanilang mga anak tungo sa pagkakilala sa Diyos at maging responsable po
sa kanilang mga tungkulin, sa kanilang mga mister o asawang babae. Lagi po nating tatandaan na hindi po natin ito kakayanin kundi tayo sasamahan ng Panginoon. Kung kaya, mahalagang humingi tayo lagi ng gabay at patnubay sa ating Diyos at laging magkaroon po tayo ng pagkatuto sa kanyang mga salita. So, salamat po. Yun lang po ang kabuuan ng ating inaral patungkol po sa Ministeryo ng Kababaihan na dapat po ay magturo ng mabuti at ano ang dapat ituro, ang mahalin ang kanilang asawa at mahalin ang kanilang mga anak. At paano po ang mga nakatatandang babae, paano po nila pakikisamahan ang mga kabataang babae at tutulungan sa Iglesia ng Panginoon. Maraming pong salamat muli at magandang gabi po.